Hello again! Welcome back! As I promised, iku-continue natin yung topic natin na kaugalian at kultura ng mga Egyptians. Pero bago yan, invite ko muna yung mga hindi pa nakakapag-subscribe na mag-subscribe sa aking channel. And turn on your notification para sa ating mga new videos. At keep watching until the end! Dahil magpapa-raffle draw ako at ibibigay ko sa inyo ang paraan para makasali. Mention ko sa inyo sa unang vlog ko na ang mga lalaki ang pinaka-responsable sa buong pamilya. So, additional dito sa new vlog ko na ang family ang pinakamahalaga sa society nila. So, mapapansin ninyo kahit sa ibang Arab countries, importante sa kanila ang family. Close tie ang relationship nila pagdating sa pamilya. Mapapansin nyo rin na ang mga lalaki kailangan talagang humingi ng permisyon sa mga magulang nila pag gusto nilang pakasalan ng isang babae. At ang magkakapatid talagang intact ang relationship nila. Ganoon sila hinubog ng mga magulang nila. Mapapansin nyo rin na karamihan sa mga pamilya nakikisaw-saw sa problema ng mga may asawa. Okay? Halimbawa, sa family nila, may kapatid na nag-asawa, tapos nag-aaway o hindi nagkakasundo. Pumapasok sila sa relasyon. Maririnig mo dito, may sinasabi, maririnig mo rin dito, may sinasabi. Yung iba, negative, kaya nagkakahiwalay. Iba naman, positive, kaya lalong nagiging matatag ang pagsasama. Kaya marami rin sa kanila ang ayaw magpakasal sa mga pinsan nila. Although kaugalian din nila yon, pwede silang magpakasal sa mga pinsan-pinsan. Kasi alam nila na magiging problema ang mga family sides kapag nagkaroon sila ng problema. Papasok yung family ng babae sa away, papasok yung family ng lalaki sa away. Alam nila yung magiging resulta ng marriage. Susunod, matulungin. Halimbawa, pumunta ka sa Egypt bilang isang foreigner, nagtanong ka sa isang tao ng lugar, pero hindi niya sigurado ang isasagot niya. Magtatawag siya hanggang maibigay nila sa'yo ang perpektong sagot kung saang lugar o anong lugar yung hinahanap mo. Ganun sila ka matulungin. Hindi lang sa lugar. Halimbawa, bumili ka ng isang bagay, gusto mo ganitong bagay. Magtatanong sila sa isang shop, tatawag, para lang maibigay sa'yo ang kailangan mo, yung perfect answer sa tanong mo. Isa pang halimbawa, may gumawa sa'yo ng problema sa daan. Okay? O bigla ka na lang nagkaroon ng aksidente sa daan. Hindi ka nila iiwan. Talagang tutulong sila. Hindi katulad sa ibang bansa. Natatakot sila na ma-involve o natatakot sila na may mangyari sa kanila. Dito sa Egypt, talagang tutulong sila. Maghahanap sila ng doktor, maghahanap sila ng pulis, tatawag sila. Hindi sila aalis kahit na hindi mo sila kakilala. Hindi sila aalis sa lugar na yon hanggang hindi ka nagiging okay. Ganon sila. Ganon ang napapansin ko sa kanila. Totoo yan. Napansin ko yan. Marami akong napansin ng ganyan. Susunod, ito yung pinakagusto ko. Yung mahilig sila magbigay ng blessings. For example, hindi ko matandaan yung mga Arabic words na sinasabi nila, pero naiintindihan ko. Halimbawa, nakita ka nila, nakasama mo yung anak mo. Tapos cute na cute sila sa anak mo. Sabihin nila, mashallah, wow. Tapos may sasabihin sila, God be with you. O God be with her. God give you more patience. Or God make your life longer. Lagi maririnig mo sa kanila, lalong-lalo na yung mga matatanda. Maririnig mo sa kanila yung mga ganon. Kahit na
hindi mo sila kakilala, talagang bibigyan kanila ng blessings na ganyan, nakakatuwa, nakakalaki ng puso. Ayun talaga yung napapansin ko sa mga bata, sa mga babies ko. Kaya pag lumalabas kami, may mga mata na nakatingin, sinasabi na, mashallah, wow. Hindi lang titingin. May mga tao rin na titingin, grabe tumingin, pero hindi sila nagsasabing ganon. Pero karamihan sa kanila nagsasabi ng mashallah. Ang ibig sabihin ng mashallah, yung wow na may blessings. Kasi yung mga mata natin, they believe na may envy or may selos. Alam nyo, dangerous yung mga mata ng tao. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin sa isang tao. Okay? Naniniwala sila sa ganon. Susunod, kapag bumibisita sila sa isang bahay, mahilig silang magdala ng regalo. Kahit walang okasyon, mahilig silang magdala ng, for example, sweets, pagkain. Ang susunod, random tong mga sinasabi ko sa inyo, kung ano lang kaagad pumapasok sa isip ko, kasi hindi talaga ako naglilista. Okay? Pagdating sa tsinelas, o sa sapatos, o kahit na anong sinusuot ninyo sa paa, kapag nakita nila na nakataob, hindi maganda para sa kanila yon. Tinanong ko bakit, sabi nila, dahil daw dapat nakatingala tayo sa langit, sa Diyos. Hindi tayo nakayuko. Masama daw ang ibig sabihin. So, kapag nakita nila yung mga tsinelas o yung mga sapatos na nakataob ng ganito, inaayos nila. Mabilis. Talagang mabilis. Naniniwala sila na hindi yun maganda. Ang susunod, ang paggamit ng kanan at kaliwang kamay. Okay? Importante sa kanila na gamitin mo lagi ang kanang kamay mo. Para sa kanila, itong kanang kamay na to, para sa Diyos. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, hindi rin nila sinasabi na ang kaliwa hindi importante at hindi para sa Diyos. Pero para sa kanila, ang paniniwala nila, kapag nakipag-shake hands ka, halimbawa, o kaya kumakain ka, nagsusulat ka, nagtitimpla ka, pa kanan, hindi pa kaliwa. At saka, kapag sinusubuan mo yung anak mo, dapat gamitin mo yung kanang kamay mo. Ganon ang paniniwala nila. Sa pagpasok rin ng CR or bathroom, kailangan ang una mong ipasok yung kanang paa mo. Okay? At may dadasalin ka kasi naniniwala sila na may mga nilikha ang Diyos na hindi natin nakikita na nakatira lang sa CR or bathroom. Kaya para maiwasan natin na ma-involve sa kanila, kailangan magdasal at ipasok yung kanang paa mo. At bawal sa kanila ang kumain sa bathroom. Siyempre, obviously, umiyak sa bathroom. Masama yun. Kumanta. nasa dulo ng dila ko. Gusto kong sabihin, suminging. Kumanta sa bathroom. At sumigaw sa bathroom, bawal sa kanila yon. Masama para sa kanila yon. Sa pagpasok sa loob ng bahay, kailangan mo rin ipasok una yung kanang paa mo. At magsabi ka ng assalamualaikum kahit na walang tao sa loob ng bahay. Kasi naniniwala sila na may mga nilikha ang Diyos na nasa paligid natin na hindi natin nakikita. Yung mga babae, hindi pinapayagang bumaba ng building para bumili sa tindahan. Tumatawag sila ng natur. Yung natur, ang ibig sabihin ng natur, yung tagabantay ng building para utusan. O kaya, yung mga lalaki sa loob ng bahay ang bumababa kahit malapit lang para bumili. At ang mga babae din, kailangan lower lang ang voice, lalong-lalo na pag nasa labas. Kapag loud yung voice nila, sumisigaw o kaya nagtatawanan ng malakas sa labas, it's a shame. So, lagi mo mapapansin sa kanila, nagtitinginan sila. Kasi it's a shame to laugh
loudly sa labas. Para sa mga babae, pinagbabawalan ang mga babae na sumabay sa mga lalaki sa loob ng elevator. At sa stairs naman, kapag may kasabay o nasa likurang lalaki, kailangan tumabi muna yung babae. At hayaan yung lalaki mauna sa stairs at siya nasa likuran. Bakit? Hindi dahil sa nirerespeto niya yung lalaki, hindi dahil sa ganon. Dahil hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ng lalaki sa likuran niya. Yung susunod, dignity. Importante sa kanila yung dignity. Kahit na anong uri pa yung harap nila. Mayaman, mahirap, middle class, nagbibigay sila ng limit dahil nirerespeto nila ang sarili nilang dignidad. Susunod, ito nabasa ko sa post ng isang Egyptian man na hindi nila ina-allow yung mga anak nilang babae na pumunta sa shop at mag-approach sa seller at mag-stay sa loob ng shop ng matagal. Ito pa, nabasa ko sa isang Egyptian post. Sabi niya, kapag nasa loob ka raw ng public vehicle, bus or taxi, huwag mo raw inarate yung buong buhay mo. At kapag may nagustuhan ka o gusto mong i-praise, halimbawa may guwapo o may maganda, praise quietly. Wow! Nakakahiya daw yun sa kanila. Ito old tradition para sa mga asawang babae. Marami pa rin sumusunod ng ganitong tradisyon, pero sa mga new generation, marami nang nagre-refuse na sumunod. Para sa mga asawang babae, kailangan nilang paglingkuran yung mga in-laws nila, father-in-law, mother-in-law. Mapapansin nyo rin na marami sa kanila na ayaw magpakontrol sa asawa nila. Halimbawa, kung saan sila pumupunta, kung paano sila gumagastos ng pera, marami kang mapapansin sa kanilang ganun. So kapag ang napangasawa nila mahilig lumabas, mahilig makipagbarkada, laging may away sa bahay kung ang babae tanong ng tanong at sunod ng sunod kung anong ginagawa ng asawa niya. Ang susunod, yung pagsaserve ng pagkain. Babaeng magluluto, babaeng magsaserve sa table, at babaeng maghuhugas ng pinagkainan. May mga exemptions pa rin, pero iilan lang. Kalimitan, ganito ang sitwasyon ng mga babae sa Egypt. Kapag may nag-invite sa'yo na bumisita sa bahay nila, malalaman mo yung sincerity kapag pinaulit-ulit niya yung pag-i-invite sa'yo. Kung hindi ka makakapunta, mag-promise ka na pupunta ka next time. Kung pupunta ka naman, dapat pumunta ka talaga para hindi siya ma-humiliate sa ibang mga bisita. Kung pwede kang magbigay ng regalo, magdala ka ng regalo ayon sa status niya. Ang susunod, ito maraming naniniwala sa mga probinsya. Lalong-lalo na yung mga pamilyang may mga anak na babae. Kapag inoferan kanila ng juice at hindi mo inubos masama para sa kanila yun. Kasi ang ibig sabihin, hindi makakapag-asawa yung mga anak nilang babae. Next, yung pagbibigay ng tip. Kung magbibigay ka ng tip, huwag kang magbibigay ng coins kasi nakaka-insulto yun sa kanila. At kung mag-start kang magbigay ng tip, dapat sunod-sunod. At kung may kasing level ka, huwag mo silang bibigyan ng tip. Yung mga yearly celebration, halimbawa birthday, New Year, hindi katulad yan sa Pilipinas. Na masyadong sineselebrate bonggang-bongga, may inuman, may sayawan, maraming pagkain sa lamesa. Dito, hindi ganun. Simple, minsan kapag birthday, cake, tama na. Guys, napakalaki ng Egypt at marami pa akong hindi nasasabi sa inyong tradisyon, kaugalian, paniniwala, at magugulat kayo kasi iba't iba ang klase ng tao dito. May makikita ka na katulad lang din natin kung magsuot, nagsishort, sleeveless, backless, pero hindi sa public. Yun yung mga taong high class. At may mga makikita ka rin na parang noong unang panahon, yung mga damit nila hindi nagbago. So, kapag nandito ka sa Egypt, makikita mo lahat ng klase ng tao. May mga cool, may mga normal, may mga hindi mo akalain na hanggang ngayon sinusunod pa rin nila yung ganong mga pananaw, pagdamit, at kung ano-ano pa. Kaya
traveling is really helpful. Kung gusto ninyong mag-travel sa Egypt, take my advice. Don't travel alone. It's safer if you're traveling with someone, especially Egyptian. Mamimigay po ako ng 925 sterling silver bracelet para makasali kayo sa raffle draw. Please type respect sa comment box. Kung may natutunan kayo sa video ito, please give me some like. And don't forget, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe for my next videos and turn on your notification. See you again! Bye!